sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang pumatay. Pag self-defense, inamin mo na ikaw ang pumatay. So therefore, the burden of proof na baliktad. Kung ang isang akusado ay nagsabi ng self-defense ang isang krimen, ano bang epekto nito, Kuya Mark? Pag sinasabi ng akusado, I invoke my right to self-defense, ibig sabihin, self-defense yun. Doon nabaril ko si Pedro, self-defense yun. Kasi binaril niya ako, so nabaril ko din siya. Self-defense yun. Ano bang epekto sa batas doon, MJ? Ang epekto doon sa batas, di ba sabi ng batas, pag criminal law ang pinag-uusapan, the prosecution has the burden of proof to present evidence against the accused. It means the prosecution has the burden of proof to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt. This is pursuant sa ating saligang batas na nagsasabi that the accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Yun ang general law. But by exception dyan, MJ. Ito yung tinatawag na ma-reverse ang presumption. Ibig sabihin, pag sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang pumatay. Pag self-defense, inamin mo na ikaw ang pumatay. So therefore, the burden of proof na baliktad. Ikaw na, ikaw akusado, in-invoke mo self-defense, ibig sabihin, ikaw na ang may obligasyon na patunayan na may unlawful aggression, may reasonable necessity of the means employed to prevent that unlawful aggression, and lack of sufficient provocation on your part. Kailangan mo papatunayan yan. Kung sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang pumatay sa tao na yan. So, the obligation to prove the self-defense, babaliktad, papunta sa'yo. Ganun pala yun kay Mark. Ganun yan. Oo. Siyempre, pag sinabi mong self-defense, naipaliwanag mo nga Kuya Mark na para admission of guilt yun. Inamin mo, hindi naman guilt, inamin mo na ikaw ang pumatay. Responsable. Ikaw ang responsable, but based on justifying circumstance of self-defense. Kasi sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang bumaril. Inamin mo na ikaw ang tumaga. Therefore, ang may obligasyon to the burden proof, babaliktan, papunta sa'yo. Di ba dati, ang may burden proof ang DOJ or a piskal. Ngayon, papunta sa'yo ang burden proof na papatunayan mo na may unlawful aggression. Papatunayan mo na may reasonable necessity of the means employed to prevent that unlawful aggression. Patunayan mo na may lack of sufficient provocation on your part. Kaya Mark, anong epekto sa batas kung walang aggression? Kung walang aggression, there is no necessity of self-defense. Kasi very clear ang self-defense. Bago ang self-defense, dapat may atake. May unlawful aggression. Kung walang unlawful aggression, there is no reason or there's no necessity for self-defense. Very clear yan. Therefore, pag self-defense ang pinag-uusapan, kailangan papatunayan sa korte na may unlawful aggression. Kasi kung walang unlawful aggression, ibig sabihin, walang self-defense.